Nakita ko na siya. Hello, hello guys! At ngayong araw nga nito, mag-unbox tayo. Yes, mag-unbox tayo sa tinagal-tagal ko na hindi nakapag-vlog. Ito ako ngayon, mag-unbox. At syempre, kanino pa ba yan galing kundi kay mom and daughter? Kaya mom and daughter, thank you so much. Halina tayo, mag-unbox na tayo. Parang ASMR lang, guys. Yeah. Balot na balot. Parang ikaw lang noon. Balot na balot ka pa. Parang matawang hugot ko na habang nag-unbox. Galing to kay mom and daughter. Kitang-kita nyo naman, nakabox talaga siya. Secured na secured. Tipas yung pinadala ni mom and daughter for me. Oh my G! Hindi lang siya tipas! Hindi lang siya tipas! Allah, thank you so much. Baliktad siya sa screen ko pero okay lang. Sabi dito, tipas special hopya ube. Oh my gosh. Bread house. Kirby's Bread House. Okay. So located ito, mga kaibigan, sa San Pedro Street, Ibayo, Tipas, Taguig City. Ayan at ingredients niya. Banireview ko na talaga. Bean, sugar, flour, water, palm oil, calcium, propionate. Yan kasi makare-review eh, no? Ube powder. Ayan. Maraming maraming salamat, mom and daughter. Meron po. Ay. Crinkles. Crinkles. Oh my gosh. Pasensya na, pero talagang excited na excited ako at may tipas na ako, may crinkles. Yes, I have it. Ayan, so may tipas, may crinkles, ayan. At meron pa tatlo, ito ang pinadala niya. Wow, ito na yun. So, hindi lang pala hopyang may pag-asa ang pinadala ni mom and daughter sa akin. Meron tayong dipas. May crinkles din tayo. Ayan. Tipas, hopya, munggo. Ayan, diba? Pero kung gusto nyo, marami pang variety sa shop ni mom and daughter. Hindi lang siya munggo. Meron siyang ube de leche. Ayan, maraming variety. Hanapin ko yung Shopee link niya. Ilalagay ko na lang sa description box eh. So, yay! Na-unbox ko na. At maraming maraming salamat po.
balot na balot siya at siguradong walang damage pagdating sa iyo kasi maraming nilagay ng scotch tape sa mom and daughter para hindi masira yung product. Yung aroma nito, ay, ang sarap talagang amuyin. Lasang-lasa ko talaga yung tsokolate at parang natutunaw siya. At para sa akin na hindi siya masyadong matamis, tama lang. Ito talaga, excited ako kasi paborito ko talaga ang ube. Ang sarap. Sobra. Nakita nyo, compact na compact yung ube niya. Ang sarap. Ingat na ingat ako, no? Parang ikaw, inatan kita noon eh. Tapos, nawala ka lang. Ayan, no? Buong-buo. Parang pagmamahal ko sa'yo, ah. Ito nga po pala ang shop ni Mom and Daughter sa Shopee. So kung gusto nyo rin ma-experience yung na-experience ko at matikman ang mga masasarap na products niya, ay umorder na kayo sa kanya. Ayan, ayan ang gusto ko, yung ube de leche tipas. Ayan. And wait, there's more. Meron pa siyang YouTube channel na kung saan marami kang matututunan sa kanya. Lalo na kung nag-uumpisa ka rin sa YT tulad ko. Bihira akong makabisita sa live ni Mom and Daughter pero napaka-accommodating niya. At ang tanong ng ilan, bakit nga ba ako biglang nawala sa YT? Saan ba ako nagpunta? At ano ba yung mga ginawa ko sa buhay ko at bigla akong hindi nakakapag-upload?
At ang sagot ko, hinarap ko muna yung realidad ng buhay. Marami akong na-realize na kailangan din natin minsan magpahinga, kailangan natin i-work out yung mga kailangan natin, yung mga priority natin, kaya pansamantala, hindi ako nakakapag-upload. Sa buhay natin, kailangan din natin mag-unwind at kung ano yung mga bagay na magiging produktibo tayo, ay gawin natin. Kailangan din natin magpahinga. Sa buhay natin, ang opportunities, di ba, minsan lang dumating. Kaya wag na wag natin palalagpasin. Hanggat may pagkakataon tayo, i-grab natin yung mga opportunities na yan. Minsan talaga, sobrang busy tayo sa mga account natin sa YT, yung mga live na pinupuntahan natin, baka nakakalimutan natin na meron tayong responsibilidad at obligasyon. Kung anak man tayo o magulang, mag-enjoy tayo kasama sila, lalo na't ngayon pandemic. At nakikita nyo nga dito sa video na to, mag-enjoy lang kami kasama ng mga alaga namin. At talagang nakaka-relax. Nag-try din ako mag-vlog sa trabaho, kaya lang kasi ang hirap kasi mamaya-maya may papasok sa door, tapos ma-interrupt na naman yung pag-video. Kaya yun, hindi ko rin matuloy. Every time na mag-a-attempt ako mag-vlog, hindi ko talaga magawa. Minsan, pagod na rin. Ganyan. Meron din yung mga pinupuntahan namin, lalo na sa facilities. Kailangan namin talaga magtrabaho. Kung trabaho, trabaho. Siyempre, hindi lang laging trabaho, andyan din yung part na kailangan mo rin dumalaw sa yumaon yung mahal sa buhay. At kailangan din natin silang dalawin dahil minsan din sila naging part ng buhay natin nung buhay pa sila. At huwag natin papabayaan, siyempre. Thank you.
Paul, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa video na binahagi ko sa inyo. At habang flineflex ko ang mga cactus at mga halaman namin, ay nice ko lamang pasalamatan kayong lahat na sumuporta sa akin. Hanggang dulo, hanggang sa hindi ako nakakapag-upload, nakikita ko kayo, maraming maraming salamat. Sana this year, bumalik na sa normal ang lahat at maraming maraming salamat muli. God bless po sa ating lahat.